So, nandito na kami sa motor namin ha, na flat, ano? So, to the rescue po ang Filipino motor user. Kasi, nag-flat po yung gulong niya dito. Ito po yun sa bandang huli na flat po. So, kailangan namin tanggalin. Kailangan namin tanggalin. Kailangan namin do it yourself. Kailangan kami ang gumagawa. Dahil, wala pong vulcanizing dito sa probinsya namin, no? Dito kasi kami sa ano, Bukirin. So titingnan niyo po yung ano. Ayan, no, yung kalsada masyadong walang traffic, no? Tahimik. Ayan. Ayan po, bihira lang dumadaan ang motorcycle. So wala kaming ibang gagawin kundi kami na lang po. So para po matutunan niyo po kung paano magtanggal ng gulong, no, ng Yamaha i125 MIO. So yan po, ipapakita ko sa inyo kung paano tatanggalin, paano gawin para po matutunan po ano po kayo matutunan dito. So dapat po ay magdala po kayo ng tools, no, kung maaari, especially kung long distance po yung travel nyo, no, para maiwasan po ng ganitong aksidente. Okay. So, dapat may dala po kayong tools. So umpisahan natin, no? Umpisahan po natin kung paano tanggalin yung gulong. So, ano po ba ang dapat natin unang tatanggalin po para matanggal po natin yung gulong? So, meron po siya mga pamaaraan, no? Meron po siyang technique para mapadali po. So, hindi po diretsuhin po natin tanggalin ang gulong. So, unang-una po, ang tatanggalin po natin ay sa bandang muffler o sa bandang tambochon. Yan po. So, pag magtanggal po, kailangan po pababa. Pababa yung pagtanggal niya ng tornilyo. Yan. Tanggal na. Mayroon din pong tornilyo sa ilalim. So, ganun din po yung position natin. Pababa din po. So, kahit anong tools pong pwede nyo pong gamitin, no? Basta ang sukat po niya ay 12. So, 12 po yung sukat niya. 12mm. So, itong ginawa namin, hindi ito standard. Ginawa lang itong madalian dahil nandito po tayo sa bundok ng Africa. Kita mo yung may ano. Yan. Ayan, no? Ayan, no? May... Ganyan tayo kasi sa bundok Afrika. Ayan. Kita mo si Koan. The cow. Ayan, si cow. Okay. Ayan, so, tanggalin po natin. So, sa pagtanggal mo po sa gulong, dapat 24mm po yung gamitin. Ha? Nasaan po yung sukat? Papakita po natin yung sukat. Ayan, yan. Ayan po. Ayan, 24mm. So, yan po pang... pang ano po, pang bukas sa may gulong. Ayan, dyan po banda. Okay, yung pagkuhan po, pag bukas ay pababa po yung direksyon nyo. Tinanggal po natin dito itong banda dito kasi pag ilagay po natin ito, hindi natin mailagay. Kaya tinanggal natin to para lumuwag, para malapat ito dito sa tornilyo. Okay, so lapat na po yan.
So naka side stand po siya, no? Kailangan po natin center stand. So hindi mo po matatanggalin yan dahil pag inikot mo ay sumama po yung gulong. O, dapat tanggalin niyo po yung center stand. Okay, yun sa pagtanggal po ay pababa po ang direksyon. Okay. Ayan po. Medyo matanggal na. Okay, nandito na po tayo. Tapos na po yung pag-bulkit. So, kunyari, ito na, tapos na. So, ang gagawin natin, ibalik na natin yung tinanggal natin na gulong. Oh, ito yung butas. Yan yung butas niya. Yan. Yan, ang butas na yan, ha? Okay, yan ang butas. Okay. Kasi yung butas ng ilong, no? Kasing laki ng butas ng ilong. Dublis, ha? Ang tawag dyan, tusok lang, no? Yan. Ganun lang pag bulkit yan, ha? Oh, ginunting ko, hiniwa. Oh, ginunting, tapos hiniwa. Okay, so, balik na natin. So, dapat, pag ibinalik mo na doon, kailangan mo na punasan mo ito dito. So, dapat malinis ako ito dito para pag mag-break po kayo, mag-prino, didikit po siya. Kasi kung maraming madumi ito, ang tendency pag nag-break po kayo, hindi po siya mag-prino agad. Hindi po siya minto agad dahil marami pong mga residyo. So, kailangan po na linisin ho dito. Okay? So, yun po. Ayan, umpisa na natin. Nilagay na kinabit dahil wala kaming pambomba dito sa bundok ng Africa. Wala kami na naiwan yung namin panghangin. Kaya medyo hinila namin to kunti. Kaya dapat luwagan muna to itong mga tornilyo dito dito sa baba. So ito na yun. Tingnan mo natin yung nut. Yan. So ito. Unahin. Ito unahin natin. Tapos yung panghuli. So pag naghigpit po, hinigpitan na po natin, kailangan po yung direction sa paghigpit po ay pataas. Oh. Pataas po siya. Ayan o. Pataas. Okay, so mamaya tanggalin na natin yung tatanggalin natin yung center stand para mahigpitan natin ng maayos. At saka yung gulong hindi maikot-ikot. Ayan. Side stand na lang ginamit. So pagkatapos pang maghigpit po sa gulong, ibabalik na lang po natin yung mga bolts.
sa muffler. Ayan. 12. Oh, 12 po 'yan, ang sukat po ng ano, 12. Yung open niya, open range niya, dapat 12 ang gamitin niyo. Meron sa ilalim. Meron din sa itaas. Dalawa po 'yan. Dito naman po sa ano, sa may muffler na bolt niya ay yung paghigpit po ay pababa. Magkaiba po 'yon sa may gulong at saka dito po, kasi yung sa may gulong pababa po yung ano niya ang pagtanggal, dito naman po sa muffler ay pababa yung paghigpit. Pababa. Kailangan po pataas po ah, yung paghigpit, pareho lang sa gulong kanina. Pataas po ha. Okay, so dapat po ang gamitin nyo tools ay 12 po open sa may tambutso natin. Tapos sa may gulong is 24 po ang gagamitin natin. Yung sukat niya. Okay, so higpit na ho ang dalawa. Susubukan na ho natin. Inaadi rin ako ang kine. Dapat mahigpit siya doon dahil ito ang buhay na. Okay, so kailangan niya pong mahigpit po dito, no? Kailangan masyadong mahigpit po siya, no? Kasi yan pa pinaka-importante sa lahat, ano? So, kapag ito kasi matanggal, so delikado po yun. So, kailangan masyadong higpit, ha? So, kailangan hindi siya maluwag. Dahil pag nagtakbo na kayo, pag long distance, delikado po yun. Kailangan masyadong mahigpit ito. For your safety. Okay, so pag may katanungan po kayo, so pwede po kayong mag-comment po dyan sa baba, no? Kung may tanong po kayo, kung anong kailangang tools na gagamitin, paano tanggalin, paano pahigpitin, paano paghigpit. So, comment nyo lang po. At subukan naming sasagutin. Okay, so huwag kalimutan magdala ng tools lagi, ha? Okay ba? Oh, ayan, yan ang model natin. Okay, so testingan muna natin, no? Dapat po pagkatapos nyo pong naibalik na lahat, kailangan po mga i-road test na lang muna, no? Para for safety po. Okay, so tapos na tayo. Naibalik na natin, no? Kung kailangan natin i-testingan, no? Kailangan natin i-testing, road test para malaman natin kung matibay pa yung pagkalagay natin, no? Especially sa brake, no? Dapat kailangan na ano talaga, pag nag-brake niyo, huminto agad. Okay? So, tingnan natin. Go! Ayun na siya, oh. So, tinitingnan kung okay ba.
Ano? Tanungin natin kung okay ba yung ano pagbalik sa ano. Ano masasabi mo? Okay ba? Wala ba ang problema? Okay mga boss. Okay naman yung takbo niya at saka yung preno niya dito sa bandang likod. Tinisting po natin. Okay naman yung kagat ng brake niya kaya okay po to. So watch out sa itong mga ka Tagalog sa Philippines motor user. Yan pes. Bye bye. Bye bye. Okay so watch out sa mga nag-like sa mga Mix Hours na channel sa YouTube. So visit lang mo kayo. May mga boxing doon sa Masin Sanuliti 2019 Mix Hours Masin City.